Follow us on Facebook at fb.com/hackboyanime. Suya. Boris, pakisamahan mo naman ang maganda ang kaibigan mong si Sulya. Malungkot ka kapag wala siya, hindi ba? Oo nga pala, yung sinasabi mong batang babae na natutulog doon sa atik ng kabilang bahay. Hindi mo ba siya nakikita? Hindi pa po, Master. Kumusta na kaya siya? Sana walang masamang nangyayari sa kanya. Masyado pa siyang bata para magtrabaho bilang katulong. Kaya hindi na po ako magtataka kung sakaling magkasakit man po siya. Kawawa naman siya. Opo, tama po kayo, Master. Kung nagtatrabaho siya doon bilang isang katulong, baka hindi siya tinatrato ng maganda. Opo, posible nga po yun, Master. Ramdas. Po. Maaari ka bang pumunta sa kabilang bahay para malaman natin kung kumusta na yung bata? Ang totoo po, naisip ko na rin pong gawin yan. Kaya lang, hindi ka dapat makita ng amo niya. Opo, alam ko po yun, Master. Ano, Miss Sarah? Babalikan na lang kita dito mamaya, ha? Sandali, huwag ka lalapit sa amin. Ano, kumusta na si Sarah? Ah, natutulog na po. Kailangan naman talaga ng may sakit ang maraming tulog, di ba? Bakit ba kasi nagkaroon pa ng malalang sakit si Sarah? Bakit, Ermine Guard? Hindi na ba gagaling si Mama Sarah? Ewan, hindi ko pa rin alam, Lottie. Pero... Hindi! Hindi! Kawawa naman si Mama Sarah ko! Hindi yung totoo! Huwag ka nang umiyak, Lottie. Pareho lang tayo. Ako rin nalulungkot. Hindi mo kasi nangyari kay Sarah. Anong ginagawa niyo dyan? Magsibalik na kayo sa silid-aralan. Opo! Amelia. Ano yun, ate? Kapag hindi pa gumaling si Sarah at nalaman ito ng mga magulang ng mga estudyante natin, ano ang mangyayari sa atin? Ewan ko. Hindi ko rin alam, ate. Masisira ang inaalagaan nating paaralan. Sigurado akong makakarating ito sa mga magulang nila. Kaya hindi natin ito dapat baliwalain. Oo. Mas malaking problema kapag nahawa sa kanya mga estudyante. Mas mabuti siguro kung ilipat natin siya sa charity hospital. Huh? Naintindihan mo ba ako?
Oo, ate. Gagawin ko. Inutusan akong dalhin si Sarah sa isang charity hospital. Pero sa tingin ko, wala nang tatanggap sa kanya dahil malala na ang sakit niya. Problema nga yan, James. Pero kapag wala tayong ginawa, baka lalong lumala ang problema. Kung sa bagay, tama ka nga. Hoy, Becky, ano ka ba? Bilis-bilisan mo naman ang kilos mo. Ngayong hindi makakapagtrabaho si Sarah, ikaw ang mamamalengke, ha? Opo, naiintindihan ko po. Oo? Kakainis. Kung meron lang sana ako magagawa para matulungan kong gumaling si Miss Sarah eh. Peter, paano kung hindi gumaling si Miss Sarah at may masamang mangyari sa kanya? Anong gagawin ko? Ano ka ba, Becky? Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Alam ko na. Halika, samahan mo ako. Ipagdasal natin si Miss Sarah. Meron ba akong magagawa para matulungan yung batang natutulog sa atik ng kabilang bahay? Opo. Ang kailangan po niya ngayon ay isang mainit na silid, makapal na kumot, mainit na sabaw at masusustansyang pagkain. At syempre po ang malasakit ng isang mabuting kapitbahay. Maari mo bang ibigay sa kanya mga kailangan niya?
Sige, Ramdas. Ikaw na lamang ang bahala sa lahat. Opo, Master. Brought to you by Hackboy Anime. Kung gusto mo matulog na maaga, tapusin mo ng maaga yung trabaho mo. Naiintindihan mo? Opo. Mabuti naman at bumaba ng lagnat ni Miss Sarah. Iiwan ko ng kandila dito ha, Miss Sarah. Kapag kailangan mo ako, tawagin mo lang ako. Pupunta na ako sa kwarto ko. Magandang gabi, Miss Sarah. Panginoon, pagalingin niyo po sana si Miss Sarah. Thank you.
Mababae na lagnat ko. Ang sarap, ang init. Ay, sana lagi na lang ganito. Talaga,
Mabuti naman at nagustuhan ng bata ang mga ginawa ninyo sa silid niya. At tinawag niya yung magic. Pero Ramdas, nakakagulat talaga na bigla na lang gumaling yung bata. Kahit nga po ako, Master, nagulat din. Pero matatagpo ang batang yun. Kaya po siguro siya gumaling kaagad. Bakit mo nasabi yan, Ramdas? Sa palagay ko po, pinipilit pa rin siyang magtrabaho kahit na masama po ang pakiramdam niya. At hindi niya na po kinaya kaya siya nagkasakit. At dahil na rin po sa matinding kagustuhan niyang gumaling kaagad, mabilis pong nanumbalik ang lakas at sigla niya, Master Chris Ford. Siguro nga tama ka, Ramdas. Matatag ang babaeng nasa atik kaya siya gumaling kaagad. Sa tingin ko, dapat ko siyang tularan para gumaling na ako. Ang gaganda ng mga plato, no? Siguro nakakadagdag to ng sarap ng pagkain. Busog na busog ako, Becky! Oh. Miss Sara, inaantok na ako. Bakit kaya pag nabubusog ako, inaantok ako kagad? Ano kaya kung dito ka nalang matulog ngayong gabi? Miss Sara? Halika na, Becky! May apoy ang fireplace dito at may makapal na kumot. Ang saya ko ngayon, Miss Sara. At hindi to isang panaginip. May mga kandila at mga magagandang bulaklak. Isang ilusyon. Ngayon, alam ko nang may tumutulong sa akin.